Pagkatao ay hinuhubog ng ating nakalipas. Ngunit kung minsan, ang binubuo nito sa atin ay takot, pagkamali sa katotohanan. Mga damdamin na siyang nagtutulak sa atin na iwan ang nakaraan at hindi na ito muling balikan. Are you okay? What is it? Wala. I'm okay. Nanaginip ako ng masama. I'm okay. Sigo ka. Sulit ako. Dear Charo, sa mga panahong iyon ay masasabi kong lahat ng mahihiling ko sa buhay ay nakamit ko na. Isang maayos na tahanan at isang mabuting asawa. Ang tanging hinihintay ko na lamang ay isang sanggol na kukumpleto sa aking pamilya. Pero sa aking pag-aabang niyon ay may iba palang darating. At iyon ay ang isang nakaraang matagal ko nang tinalikuran. Away. Ha, sinuntok mo lang yung bata dun. Naku ha, ikaw ha. Makulit ka na ha. Ha, susunod kasi magsusuklay ka ha. Parang hindi ka na nilulukuhin. Ha, oh, ito na. O teka, ba't parang ano yan? Ba't parang matamlayan? May sakit mo? Nagtataipo. Naku. O sige, sige, dito tayo. Pagka ganyan, sasabihin nyo kaagad sa akin kung may nararamdaman naman sa mga bata dahil mahirap na alam mo naman ngayon eh. Mahirap ang mga sakit eh. Kaya sabihin niyo ho, pag kami sama ang pakiramdam. Dali. Thank you.
Ilang, naubos na po kasi ang gamot dito sa klinik. Eh, sa tingin ko, hindi lang po gamot ang kailangan nyo. Puno na rin po kasi ang ospital dito sa atin. Dalhin ko kayo sa Maynila. Hihinga ko na tulong sa kanya. Huwag na lang. Magagalit na yun sa iyo eh. Mawawala din ito. Mawawala din ito. Gusto ko lang magpahinga. Tubo incident na yan. Nagkalat ng kita sa kalye. Namamalimos ang mga kotse. It's such a shame. But you can't blame them. They were born that way. Scavengers. Ma, kumain na lang kayo. Tama na sa akin itong wine and some pieces of meat. I'm trying to keep my figure. Can you keep your sanity rin? Mukhang you had enough. Kaya kung ano-ano ang sinasabi niya, ma. Why, sana? I'm perfectly in tune. Abay, tama naman lahat ng sinasabi ko. I can't imagine myself to be poor. Di ba, Jasmine? Yes, ma. Pero, ma, ang sabi ng doktor, nababawasan yung pag-inom niyo. I know you were born poor, Jasmine, and I didn't mean to offend you. But you've always been a winner. Lumaki ka man sa bahay ampunan, you were self-supporting in college. Sa trabaho, you went from copywriter to creative director in such a young age. And now what? You're a housewife to my son. Such a waste of talent. Nilalasin niyo naman yung utak ng asawa ko. Totoo naman sinasabi ko. Kuha ko ikaw. Iiwanan ko na yung asawa mo. Babalikan ko ang nasayang kong career. Diba? Pag-usapan na namin yan, ma. Kasi we'll stop working for a while para makabuo naman kami ng baby. Whatever. Yan naman talaga sinasabi ng mga lalaki para hindi sila matabunan ng mga asawa nila mas successful. Diba, Jasmine? Yes, ma. Yes, ma. Ang yes mo dyan. Dyan naminihas eh. Ma! I think you have to go home. Okay? Uwi na tayo, ma. Let's go. Let's go. Go home. Masyado kang pikon. And such a nice dinner. Okay, let's go, ma. Teka, let's go. Teka lang. Teka. Bye, ma. One more thing. Can you imagine me as an Ita? I'm much too pretty for that. Diba? Bye, Jasmine. Bye, ma. Ngayong gabi, ilalantad namin sa inyo ang walang tigil na pinsala ng Lahar sa buhay at ari-arian ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Pampanga, ika-15 ng Hunyo, araw ng Sabado. Pasok! Pinakamalakas na pagsamog ng Mount Pinatubo, umulan ng buhangin at bato, na sinabayan ng malakas na wagyo. Inagaanap ko sa inyo sa labas. Dumaluyong ang Lahar o mud flows mula sa walang awang bulkan. Rita! Jasmine!
Basta, mabuti ko sana. Uy, pasensya ka na. Hindi ko pa nakukuha yung mga pinadala mo. Kasi magulo pa sa atin. Okay lang. Kailangan ko kasi dali ng nanay mo sa ospital dahil may sakit. Asan siya? Ayun o. Nagmamadali ako eh. Kasi hinihintay ako ni Mrs. Alitagdag. Kaya lang, hindi ako mapakali dahil may binili ako sa'yo. Yan, yan. Tingnan mo itong binili ko. Oh, hindi ba bagay ito sa'yo? Tingnan mo. Ayan, bagay sa'yo ang kulay kasi ang puti-puti mo eh. Manang-mana ka kasi sa ama mo. Pero tingnan mo. Kung ako magsusuot, oh, hindi bagay sa akin dahil ang itim-itim ko. Hindi ba? Oh, nagmerienda ka na. Hindi ba recess mo ngayon? May merienda ka na? Opo. Ganyan. Oh, ay, ito pala. Oh, sige. Kanin mo na. Nea? Iwag mo na ito, ha? Ayan. Nay, umuwi na po siguro kayo kasi po baka po hinihintay na po kayo dun eh. Ni Mrs. Alitagdag? Opo. Baka po pagalitan pa po kasi kayo. Oh. Pupuntahan ko na talaga si Mrs. Alitagdag dahil alam mo naman yun, di mapakali yun kung hindi utos ng utos sa akin. Kasi gusto niya yung bang masulit-sulit daw yung pinapag-aral niya sa'yo. Kaya pagbutihan mo pag-aaral ha. Ikaw lang pag-asa ko. Ayusin mo pag-aaral, wag pakabait ka ha? Opo. Ha? Hindi, alis na ako. Opo, Ingaw. Bye, Indang! Hoy, Yasmin! Ginalo ka na naman nanay mong baluga, no? Baluga, baluga, anak ng baluga! Baluga, baluga, anak ng baluga! Hanggang sa magdalaga ako ay hindi tumigil ang pangungutya sa akin. Ang
pinagkaiba lang ay hindi na maingay ang pamilya dahil hindi na kami mga bata. Pero sa kanilang mga saloobin ay anak pa rin ako ng baluga, kaya tumanda akong nag-iisa. Ang tangi ko lang naging kaibigan ay si Rita, na naging karamay ko sa aking mga problema at tagapagtanggol sa pang-aalipusta sa aming mag-iisa. Huwag mo kong kalimutan, Asmin. Magpagabait ka doon. Sika, sulatan mo ko. Kahit hindi ako marunong magbasa, eh, nandiyan naman si Rita, siya yung magbabasa ng sulat para sa akin. Dadalawin mo ko dito. Hindi ba dadalawin mo dito? Dadalawin mo ko, ha? Kabait ka doon, nak, ha? Susulat ka! Nang makatapos ako ng high school, ay nagpa siya akong pinunta ng Maynila at hindi na muling balikan ang lahat ng aking nakaraan. Kasama na sa nakaraang ito ang aking ina. Rita, hindi ba pa pwedeng magpadala na lang ako ng pera dyan? Kung hindi ka pupunta dito, baka sa susunod na makita mong indang ay nasa kabaong na to. Miss, bilhin niyo na po itong basket o at walis. Kahit magkano lang, may sakit lang yung anak ko eh. Pambili lang po ng gamot. Namumukhaan ko kaya, sigarito ba ako kayo dati? Oo. Ako yung anak ng baluga. Baluga? Asmin? Ako nga. Rita. Si Indang. Nandito. Indang? Indang? Asmin po. Asmin? Thank you.
Sunod mong punta rito. Lumalakas yung katawan ko. Tumitibay. Di mo ba napupuna? Buhay na buhay ako. Kaya nga ho, napag-isip-isip ko, Indang, siguro mas makakabuti kung dadalhin ko na kayo sa Maynila para di ba mas malapit kayo sa akin at saka mas komportable kayo. Talaga? Isasama mo na ako sa inyo? Ha? Ang ibig kong sabihin, Indang, ikukuha ko kayo ng apartment sa Maynila. Hindi, pasensya na ho. Alam niyo naman na hindi ho po pwede, hindi ba? Wala yun. Namali lang pagkaintindi ko. Pero, kalimutan mo na yan. Pero sabi mo, dadalhin mo na akong Maynila. Siguro maganda yun. Kasi mas malapit tayong dalawa. Di madalas tayo magkikita. Oho, kaya ako sa susunod na linggo, pagbalik ko dito, sasama ko na kayo sa Maynila. Galing. Hi. Nagkayayaan kasi yung mga kabatch ko nung college eh. Medyo nagkakwentuhan kami. Hindi ko na namalayan yung oras. Pasensya na. Ganun ba? Han. Sisinungaling ko ba naman ako sa'yo? Hmm? Okay. I believe you. Kaya na, mag-iing tayo. Mauna ka na. Sunod na ako. Okay. Tinawag ka.
Sobrang excited mo na, Indang. Alam mo, anak, 10 taon na kaming hindi nagkita. 10 taon na kaming hindi nagsama. Pera na lamang ang nagpaalala sa akin na may anak pa pala ako. Para tuloy hulog ng mga anito. Yung bang pagputok ng pinatubo. Dahil kung hindi, di, maring hindi na kami nagkita uli. Pero hindi naman niya kayo isasama eh. Itatago pa rin niya kayo. Unti-unti, anak. Unti-unti, matatanggap din niya ako. Oh. Bakit ka umiiyak? Wala. Natutuwa lang po ako para sa inyo. Kasi alam na pupunta kayo ngayon dito eh. Bakit ho? Alam mo, Hasnil, isang tingin ko lang sa babae. Alam ko na kung may lalaki ito o may tinatago itong sikreto sa kanyang asawa. Nasanay na siguro ako sa katitingin sa sarili ko sa salamin. Nagdududa sa'yo si Eric. Hindi ka lang niya matanong dahil siguro sa sobrang respeto niya sa'yo. Tuwing Lunes daw, ganitong mga araw, nawawala ka. At pagbalik mo, hating gabi na, hindi niya alam kung saan ka nagpupunta. Kung ako ang tatanungin, nanlalalaki ka. Kaya nagkusa na akong kausapin ka. Alam mo, Jasmin, napamahal ka na sa akin bilang isang manugang. Pero ayokong nagmumukhang tanga ang kaisa-isa kong anak. Sinasabi ko sa'yo, mapapatay kita. Alam kong may tinatago ka. Gusto kong malaman kung ano yun. Indang. Hasmin?
Nasaan siya? Nasaan siya, Jasmine? Andiyan na? Dumating na siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Yun lang naman eh. Sabi ko na pumasok na tayo sa loob. Hindi na po darating. Hindi, hindi, hindi. 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 Huwag kang magsabi ng ganyan. Darating siya. Darating siya. Pagbigyan mo na. Pagbigyan mo. Darating siya. Pagbigyan mo na. Matay ko na sa rito. Matay ko sa rito. Pagbigyan mo na. Matay ko sa rito. Sinabi na sa akin ni Mama. I'm sorry. Hindi niya dapat sinabi sa iyo. Hindi ko siya dapat kinausap. Gusto lang kita surpresahin. Oh, usupresa mo ko. I'm going to be a dad. Hi, baby. Tayo. Nagpapanggaw. Nakapindak. There you go. Hi, baby. Hi, baby. Oh, ina, saan kayo pupunta? Kaarawan ngayon ni Jasmine. Dadalhin ko ito sa kanya. Ito yung ginawa namin. Hindi, wag na po. Alam mo, napakinggan ko sa radyo. Yung palang araw na pupuntahin niya ako dito, yung susunduin ako, napuno ng lahar yung daan patungo dito. Kaya siguro, hindi siya natuloy. Kaya, aalis na ako. Baka gabihin pa ako eh. Ha? Indang, sandali na, antayin niyo ako. Sasamahan ko kayo. Wag na. Wag na. Ako na lang. Mas kailangan ka rito eh. At huwag kang mag-alala. Wala namang mangyari sa akin eh. Ha? Masya, alis na ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Make a wish. Oh, blue. Blue. Sige pa. Oh, happy birthday. Dito, marami dito, ha? Help yourself. Ay, ano? Nakadiscard ka na. Hello, hello, hello. Anak? Para sa iyo, ito yung ginagawa natin. Tinapos ko. Alam kong kaarawan mo ngayon. Happy birthday, anak. Thank you.
Yaya! Ito, pera. Para ka mo rito sa basket. Tanong mo kung kumain na. Hindi pa ako makain ito. Pasok mo sa kusina. Pakain mo, ha? Pisa mo! Maganda pala yung loob ng bahay niyo. Ang layo sa tinitirhan ni Indang. Sobrang layo na rin ang narating mo, Jasmin. Hindi mo na yata makita ang pinanggalingan mo. Baka nakakalimutan mo na kaya ka nandito ngayon ay dahil sa nagpaalila ang ina mo. At kaya ka nabubuhay ngayon ay dahil mas pinili niya na iwanan ang dayuhan mong tatay para lang maituloy ang pagbubuntis na sa'yo. At anong igaganti mo sa kanya? Mahal ko si Indang, Rita. Hindi ko naman kinakalimutan yung obligasyon ko eh. Nagpapadala naman ako ng pera sa kanya. Pera? Hindi niya kailangan ng pera mo. Hindi magagamot ng pera mo ang sakit ng nanay mo. Ano bang sakit niya? Ikaw! Ikaw ang sakit niya, Jasmin. Ako? Ako? Paano naging ako? Maraming taong namamatay sa kalungkutan kaysa sa sakit. At isa na dito ang nanay mo. Ikaw ang pumapatay sa kanya. Ano bang kailangan niya? Ang kailangan niya pagmamahal mo. Mahal ko siya! Mahal ko si Indang, mahal na mahal ko siya. Anong klaseng pagmamahal yan, ha? Anong klaseng pagmamahal yan? Wala kang karapat ang husgahan ako, Rita. Hindi mo alam kung ano yung hirap na pinagdadaanan ko. Hindi importante dito kung anong pinagdaanan mo eh. Wala kang karapatan na itakwil ang ina mo! Sobrang tagal mo nang nabubuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Na hindi mo na ngayata alam kung anong tunay na pagmamahal eh. Sana pag nagising ka, hindi pa rin huli ang lahat. So, sana makita yung bata.
maintindihan. Ikaw na lang magsabi sa akin, Yasmin. Wala akong ibang lalaki kung ginagawa. Eh, hindi na ito pa ba ako? Ano yung magsabi ng batang yun? Sabay mo sa akin, Yasmin! Yung bata yun ay sumpag mo mapalag sa pagkatao ko. Ipantay ka na sa mga. Ipantay ka na sa mga. Anong ibig mo sabihin? Out ako. Natakot ako, Emil. Natakot ako. Wala bang yung tunay kong pagkatao kasi baka hindi niyo ako talaga. Natakot ako na kapag nalaman niyo kung ano talaga ako, kung ano pinagalino ako, natakot ako na baka hindi kayo pumayag na mahaluan ang dugo niyo yung tugo ng isang ita. Ayoko lang naisip. Kahit anong klase pagtago at pagtatakip ang gawin ko. Lalabas pa rin yung katotohanan. Lumaki ako sa paglalait, Eric. Yun ang naging dahilan para ikahiya ko sa sarili kong ina. Oo, Eric. Ita ang nanay ko. Isa akong anak ng ita. Manong, pwede mong magtanong? Hindi pwede. Saan ba si Indang Obay? Nandito po sa loob. Sige po. Sa loob. Salamat po.
Pikit mo mga mata mo. Ipikit mo ang mga mata mo. Saan kayo pupunta? Ma, susundin namin yung indang ni Yasmin. Ah, alam mo, Yasmin, kapag nakikita kita ngayon, ang nakikita ko, isang baluga. Isang sinungaling na baluga. Alam niyo, alam niyo kung bakit ako naging ganito? Dahil sa mga taong katulad niyo. Nagsisisi ako at tinalikuran ko pa yung tunay kong ina para lang maging katulad niyo. Pastanga na to, Eric! Ma! Stop it. Ma. Mahal kita. Pero mahal ko rin ang asawa ko. Tinanggap ko kung ano siya. At kung saan siya galing. Gusto ko ganun din ang gawin ni Ma. Please. Don't make me choose, Ma. Let's go. Dadalawin mo naman ako, hindi ba? Dadalawin mo ako doon, huwag mo akong kalimutan. Oo naman, hindi ko kalimutan. Mahal na mahal ko kayo eh. Tuwantuwa lang ako sa araw na ito. Tuwantuwa ako. Tama to?
Tama? Maganda alam na. Alam mo, kahit ano po suot ninyo, naku, matutuwa po yung si Yasmin. Alam niyo, gusto ko sa napunta kayo talaga makasawa. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. Tuwan-tuwa lang talaga. Sa akin. Manang-mana sa lola. Tingnan mo. Manang-mana sa lola. Bye-bye. Noong araw na iyon, Charo, sa mahigpit na yakap ng aking indang, ay naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang kalayaang maging tunay na ako at ang kalayaang mahalin ang aking ina na nagmahal sa akin sa kabila ng aking kahinaan. Noong araw ring iyon ay namulat ako sa katotohanan. Sa katotohanang iba't iba ang lahi at kulay ng tao. Na ano ka man at anuman ang iyong pinanggalingan, tayong lahat ay pantay-pantay. Sumasa inyo, Jasmine. Gaano man natin takasan ang ating nakaraan, ay sadya tayo nitong aabutan. Kaya't sa halip na ito'y pagtaguan at pagtakpan, ito'y ating tanggapin bilang bahagi ng ating pagkatao. Dahil sa ganitong paraan lang natin makakamit ang tunay na katahimikan at kaligayahan. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po.